guys, andito po tayo sa JJ Duck Farm. May Facebook page po sila na Egg All You Want. Ito po yung asawa ng may-ari na pinsan ko, si Pinsan Ruby, at yung auntie ko, saka yung ano niya, sister niya na pinsan ko din. Andyan din yung mga kumakain ng mga customer. So, tara, puntahan natin yung kanilang poultry farm. Nandun sa unahan. So, punta tayo doon sa kanilang farm. So, mamumulot tayo ng mga itlog na galing talaga sa farm nila. Yan ang isasaing na yan. So, 16 days to. Oo, 16. 16 days. Ito, Pinoy. So, isasaing to ngayon. Kasi, meron ding mga customer na ayaw nila sa 18. What? Kasi pag 18 may parang kasi buhay na yung sisiw. Ako, ayaw ko din ng 18 na sa 16 din. Kasi pag 16 lang siya, maliit pa yung sisiw niya. So, parang hindi masyadong ano... sa Bisaya, di kay luod bitaw. Dili siya masyadong basta mo na basta dili kay siya luod, basta dili gamay pa ang chicken. Masyadong malaki yung ano. Oh, pag hindi pa masyadong malaki yung sisiw. Kaya kapatid ng ano ko, kapatid ng tatay ko. Dito na po tayo sa kanilang farm. Ito po yung batch number 21. Wait, ano dito daw? May itlog. 21. So, 21 lahat po na, ano, 21 kabahay-bahay, yung tatawag na nilang poultry, lahat. So, sa bawat poultry, meron siyang laman na, ilan yan? 170, pero yung 20, ano yun, lalaki yun. Yung lalaki. Mga 150, yung so, mga 150, babae. Yung babae, at sa 20 yung lalaki. So, pero yung ano, 150, hindi talaga sila nangingitlog lahat. Hindi, meron ding ano, na meron ding mangingitlog na ano, 130, 140, ganyan. So, merong mga mahigit, mga 10 lang hindi nakaitlog. Or mahigit 10 ang hindi nangitlog ngayon. Baka bukas sila mangitlog. Oo, mangingitlog. Or mamayang. Yan, so, ito ang... Bats? Yung sa 20. Bats yun? Pinangitlog na ba ito? Hindi pa nangitlog. Ano nangyari doon? Hindi siya nakatayo. Nakatayo yan. Ngayon siya hindi siya nakatayo. Bakit ba nakasakit siya? Hindi. Wala? O talagang ano lang siya, mabigat yung kanyang katawan. Mabigat kasi malaki na yung puwit. Nangingitlogay na yan. So hindi pa rin ito nangitlog ito. What? Ng mga itlog lalim sa poultry. Ito tawag ano? Buhot? Dahol. Dahol? So lilinisan po siya. Dahol, sa dahol or dapa bago ilagay dito sa bago kukunin. Hindi pa nakaligo kasi bagong kuan. Bagong umaga pa lang. Bagong umaga kasi dito sa amin. So ito yung naisipan na negosyo niya. Ilang ano na kayo? Ilang buwan na kayo dito? 2 years and hapit na mag 3 years. So almost 3 years. So yung ano, okay lang ba yung income? Yung kita ninyo? Okay, okay kayo. Sa isang araw, ilang itlog yung ano? 1-3, pero yung nangitlog ano, mga 1-8. So, nakaproduce siya ng mga 1-3 na itlog. 1,300? Oo, 1,300. Divided by 30 sa isang tree. So, yun po ang kanilang 40. Makukuha. 42. Mga 42. 42 ka tree. 42 yata. Ang makuha ninyo. Isang araw. So, isang araw. Yung 42 na tree, ilalagay yun doon sa incubator. Titingnan natin mamaya. Tapos, ilang araw ba? 16 days? 18. Oh, 18 days yun. Bago 16 dito. 16 to 18. Mm. Ilagay sa incubator bago magiging balot. Mm. So, araw-araw, meron silang mahigit 33 na mga balot. 30 to 43 na bibinta nila. Magkano isang tray? 480 na ngayon. 480 na. So, yung luto na balot, magkano na ngayon? Diba 20, dati? 250 lang dati.
Oh, dati tatlong balot for 50 pesos. Ngayon, magkano na? Tatlong balot, 50 pesos ang bayad. Ganun ta rin. Ngayon, 20 ang isa, tapos kung tatlo, 60, may promo kami na Pinoy isa. So, apat, apat na din. May promo, pa rin. Para hindi magansi yung mga inahit. Kasi mahal na daw yung, ano, yung feeds. Oh, mahal na daw yung mga feeds. Dati, yung feeds, ano lang, mga 1-1. Ngayon, 1-6-16 na. 1-6? 1-6-16. Ah, kaya naman pala. Mahal na. Kasi pag hindi mo dadagdagan yung binta mo o yung presyo ng balot mo, parang wala rin. Kasi mahal na yung feeds. Tumubo na ng 650 pesos. Oh. So, yung dati, 3.50 yung balot, ngayon di na talaga siya pwede. 20 na. So, 20 na. Kasi sa iba, ano, sa iba, 25, 22, 23. Tapos, mahilig din akong mag-tortillas na mga balot Pinoy. Dito. Yan na, ano pa siguro ba? Ano, oh, ayun na, kanak, kanak. Nari ha. Pag nanguha ka, kailangan talagang titingnan mo kasi yung iba nasa ilalim ng uhot o nasa ilalim ng ano nila. Mas maganda daw pag dito ka talaga naglilinis kasi basa-basa pa o ano, madaling malinis siya kasi na medyo ano pa yung may gamog pa. Ang tawag doon, may gamog ba? Gamog ba yun? Sa Bisaya pa, basa-basa pa siya. So, pag nilinisan mo ng ganito, madali. O madali siya makuha yung kanyang mga dirt, yung kanyang mga itim-itim. Kailangan, pagdating doon sa incubator, malinis na siya. Di na kailangan maglinis pa o maghugat. Kunin mo ito, yung mga itlog, tapos linisan mo ng ganito. Kasi nakatry ako noong December, di ba? Pumunta ako dito, kinuha ko dito lahat, tapos dinala ko doon, doon ko nilinisan. Wala na, nauga na siya, mahirap na siyang tanggalin. So, kailangan pala, pagkapulot mo ng itlog dito, linisan mo na kaagad ganito. Kasi pag kukunin mo doon, nawawala yung hamog niya at mahirap nang tanggalin yung dirt. So it's more fun dito. Funny. Okay. Para kang naglalaro lang, pero kumikita ka pala ng ano, ng pera. Sabi ko nga sa pinsan ko, pag bakasyon or pag nag... Ano ako, dito ako magtatrabaho. What? Ito o. Oh, ito lang. Marami o. Tapos dalhin mo dito. Iyon, ang mabuti. Minsan, nung nakaraan, nakabasag yata ako ng dalawa. Sa isang balde, so, naglilinis kami ng pinsan ko, nakabasag ako ng dalawang itlog. So, hindi naman ako pinabayad. Kasi parang sahod ko na rin yun, yung nabasag ko. Diba? Ganito lang. Simple. Pagkatapos ng manguha dito, marami pa. Ayun o. Nandun pa o, ang dami doon o. Kunan mo doon. Doon. Marami pa, nandun pa rin doon o, pero hindi na natin bulabogin yung mga itlog kasi baka ma-stress. Ma-stress daw sila, ayaw na mangitlog, basta ma-stress. Di na makaproduce ng mga iig. Oo. So, magkano yung ano ninyo, pinsan yung monthly income ninyo sa ganito? Kasi ano, yung sa araw, pag naglabas kami sa incubator, mga 35
na 3 times 480. Parang mga 15 per day. 15,000 mga 15,000. Tapos so 15,000 times kukunin yung ano pagkain la doon, yung feeds mga so feeds niyo araw-araw magkano? Mahigit mga 9,000. Isang araw lang yan. Isang araw na 9,000. Isang araw, o. Kasali na yung sa mga tauhan mo, magsweldo kayo. Ay, hindi pa. Hindi pa? Hindi, kukunin pa doon. Yung ano. Sa bahog lang yan. Sa feeds lang. Sa feeds lang, sa pagkain lang. Mm. Yung matira, mga 5, doon kukunin yung mga sahod. Mga... So, all in all, makanit kayo ng mga 3,000 isang 3,000, mga 3,500 yata. Mga 3,500. 3,500 isang araw, tapos... Times ano? Yun sa ano, 30 days. Times 30 days kasi araw. Kung tututalin lahat, mga aabot ng mga 130. Mga 130 isang buwan. So, kakapain ko dito, kung meron pa bang mga... Yan pa, meron pang isa. Pabung mangingitlog pa yata. Kakapain mo talaga dito, baka may itlog pa sa ilalim. So, ito. Ito na yung nakuha natin, oh. Ito yung nakuha natin. Pero marami pa doon. Titingnan mo doon, oh. Marami pa. May nangitlog pa, oh. Saka mayroon pa rin doon. Ngayon, pag pupunta tayo doon, yung mga itik, pupunta din doon. Pag maano na siya, kasi kung ansa mauga. Tuyo. Pag matuyo na siya, hindi tuyo ayun, na tuyo mahirap na siyang ginisan. Pag matuyo na. Pag tuyo na yung ano, yung malagkit-lagkit na sa kanilang mga balat-balat. Oo. Yun, mahirap na kunin. Mahirap na siya pinsan. Katulad nito, sobrang tuyo na. So, paano to gagawin pinsan pag basa-basain mo diyan sa ano sa paa mo eh, ganun mo yung may mga basa-basa doon. Okay, ganito na lang pag naano na siya na Diyan, oh, ganyanin mo lang doon. Basa-basa niya. Oh, para masabay na siya pagkakuha. Oh, tingnan mo oh, nalinis na siya. Oh, meron pa. Mahigit siguro isang oras, no? Isang oras ka mag magkuha ka ng hindi, lahat. Kung ano, kung di ka masyadong kanang expert sa ganyan, yung bago ka lang, mahihirapan ka. Bawal ito ilublob sa tubig. Mm. Ilublob sa tubig para malinis kasi magiging balot Pinoy siya. Mm. Hindi na siya magiging balot. Kung sa Bisaya pa, magiging bugok na siya. Mm. So, kailangan dito lang talaga siya lilinisin. Okay. So, ito na po yung nakuha natin. Mga marami-rami na rin to. Tara, punta tayo sa incubator. Let's go. Dito po tayo sa kanilang incubator. So lahat ng mga nakukuha doon ng mga itlog, dito po dadalhin. So tara. Hello. So ano ito? Ito yung bagong harvest ngayon. Ito yung bagong harvest ngayon. Ito tapos, ito yung... apat na incubator nila. So dito sa incubator nila, may nakalagay na mga araw. Mm. 29, may 29, may pizza 27. Oh, so iba, oh, iba-iba yung mga date nila. So lahat ng ipapasok dito, yung mga ganito, kunan ko. Ito, dapat may makalagay dito na mga pizza. Mga pizza. Mga pizza. Kung kailan siya i-harvest. Okay. Ito naman, tingnan natin yung isa. Sige, dyan. Pareho lang. Pareho lang yung mga pizza dito. 31, may 30, may 29. 27, so kung 23 tayo ngayon, saan yung 24? 25? Dito. Saan dito? Doon. Oh, ito, 25. Ayan, oh. Ito yung 22? 22. So 22, kahapon pa yung nilagay.
No, kahapon pa ito. Kahapon yan. I-out yan sa ano? 2. I-out sa 2. August 2. August 2. Siya magiging malot. So, yung ano yung pag-sayangan natin yun. Pag-alimbawa, yung malapit na. Malapit na doon. Tapos, ito ang gagamitin sa pag-test kung nagiging malot na siya. So, try natin ha, para ma-experience ninyo. So, ito dapat, ang pizza dito is... Yan, bukas yan. Oh, ito, 20. Ito, 25. Oh, 25. So, bukas. 24, bukas. 24 pa. So, pero, ito lang. Pero, ganyan. So, makita. Paano ba? Itatry natin, ito. Yeah. Pag, sige, explain mo. Pag, sige. Ito, balot na to. Oh, pag balot ano siya, to. pag madilim siya. Yung may mga ugat-ugat pa. Ayan, buhay. Buhay. Ito, pag madilim siya. Ito, 18 days ito, na to. Ito, balot siya. Yan, yung tulad nito mo. Hindi mo siga. Hindi man, hinay man. Oh, ito. Saan ba? Yan, balot yan. Ito. Balot yan. Balot siya kasi parang may buo na dito. Oh, 18 yan. Oh, may buo na siya. Tapos may ugat-ugat siya. So, buhay siya. Oh, I mean, it's not buhay. Buhay. Hindi buhay namatay. Ba? Buhay pala. Buhay pala siya. Kasi, pag namatay na yan. Oo, pag umabot siya ito ng 21, magiging sesyo na ito. Pero hanggang 18 lang kasi kakainin natin yung balot, di ba? So, pili tayo ng ano, ng parang balot Pinoy. Tingnan yan. Ito. Sige, kunan mo. Pag nilagyan mo ng plus light, tapos, ito, wala siyang madilim, wala siyang itim. Ito, parang ano na to, balot Pinoy na to, no? Pinoy kasi na yan. Harvesting na to 2 days after. So, Pinoy na yan. Pinoy na siya, hindi na siya magiging balot. Pag Pinoy na siya, kunti lang yung value niya, 8 pesos na lang. 8 pesos lang. Hindi katulad ng yung balot kanina na 20 pesos. So, tingnan natin yung ito. Ito, gang. Balot siya, tingnan mo. Balot yan. Pag plus lightan mo, ganon. Ganyan yung makita yung itim. Tapos, parang may mga ugat-ugat siya. So, yun. Balot siya. 18 na yan. Kuha muna tayo ng isa. Yung Pinoy. Ay, ito, balot din to. Balot din to, no? Oo, balot din yun. O, kasi itim siya pag nilagyan ng plus light. Ano ba? Balot din. Kuha tayo ng Pinoy. Para makita. Ito, ito yan. Gang. Matra yan, matra. Ha? Yung matra yan, yung na namatay na hindi naka-survive. Kaya yun, may itim yan, ganyan. May itim na kunti. So dati, ito, dati buhay yan, hindi naka-survive. So, ito, ano na, ma-consider siya as balot Pinoy na. Matra. Matra or anong taan sa matra? Kanang bugok? Bugok sa Bisaya? bugok siya sa Bisaya. Lahi yun. Kaya yung Pinoy, wala yung laman. Oo, so, parang ano siya, parang mabaho na to pag mabuksan. Ganun? Pero hindi, meron ding kakain yan kasi meron ding maghahanap ng... Pero merong something amoy na kuan kasi namatay siya, di ba? So pero ito. Pa, di pa, makain pa yan. Di pa yan, ano... Yung katulad natin, yung ano pa tayo, yung bata pa tayo, pag itlog yung... Pag nabasag na lahat, nagiging sisiyo na, ang natira, yung tatawag na bugok. Pero pwede pa rin yung makain. Di ba, kakainin natin noon? Katulad yan, ito. Katulad. So, yun, swerte na kakuha tayo ng sample. Ito. Balot na yan. Balot ito. Balot ito balot kasi wala. Hindi siya maliwanag sa ilalim. Balot na yan. Gusto kong kumuha ng sample. Ito, di ba may malalaki? Yung malalaki. So, paano po yung, ano, maliit, yung malalaki? Maliit. Yung maliliit. Yung maliliit para to sa mga driver. Yung sa, kasi... Bus stop kami dito. Ipapakain namin. Ipapakain namin po yung libre, libre sa mga driver ng mga bus. Kasi ito yung malaki yun. Ito lang 20. Ito yung iba. Katulad nito. Ito, maliit siya. Maliit siya at saka may malaki. So itong maliit, ipapakain ng libre sa mga conductor at saka driver. Inspector. Pero itong malalaki, ito na yung ibibenta. 20 na ito. Paano lang ito? Saan na kayo yung ano, yung Pinoy? Pinoy.
Ito. Ayan. Ito. Oh, so pag ganyanin mo sa flashlight, maliwanag yung ilalim para siyang may color, may kulay na yellow. Suga or suga, anong tawag sa suga? Light. Oh, para siyang disco light na ganun. Colored light lang siya. So ito walang laman, kaya ito ay magiging balot Pinoy, no? Pinoy na 'yan. So ganun lang po yung pag-determine, pag-harvesting lang, pag 18 days na, ginaganyan lang ng flashlight para ma-determine. So ito, isilado na natin, baka ma-ano na tayo sa may-ari. Baka mapagalitan na tayo sa may-ari. Ito yung feeds. Ano to, pang paitlog or? Hindi. Ano, ito yung pinapakain. Prili ba yan? Paper. Growix. Ito po yung pinapakain sa Dumalaga. Oh, sa itik. Mga dalaga pa. Oh, yung mga dalagang itik. Hindi pa nangingitlog. Ang tawag ito? Growix. So, ilang sako ba ang mapakain sa isang araw dito? Isa. Isang sako? Oh, isa lang sako. Sa lahat ng 21 ka? Hindi. Sa 600 na mga dalaga. Ah, 600 na mga dalaga, isang sako. Oh. Bawat araw? Oo, oh, isang araw. So, magkano yung isang sako? 1,360. Pala. So, 1,360 times 30 days, yun ang gagastusin nyo doon sa 600 ka mga dalagang itik bago siya mag-itlog. Yan, sa para mag-itlog na yata. Ito yung, ano, ang pa-itlog na. The clear. Oo, so, ano, pag 2 to 5 months pa yung mga itik, ang pinapakain sa kanila ay 50% organic at saka 50% feeds. Kasi daw, para yung may-ari ng poultry, makatipid siya sa feeds. Kasi mahal na ang feeds ngayon. So, ganito po yun. Hihiwain po ito ng Pino. Ayan. Ganito ba? Tama? Ito po yung ano, balat ng pitsay. Chinese pizza. At saka yan. Ito din repolyo. Na ano? Repolyo at saka minsan din yung ano nila ay tangkong. At ito pa. Na paano? Darak. Isa sa sahog to sa kuan. Darak. Ito din yung ano, darak na iisahog doon sa mga pitsay at saka repolyo. Yung isagol ba? Kasi yun pa, yung bunny sa... Ah, meron ding bunny? Oo, meron ding bunny. yung bunny? Saging, pwede saging. Atad-tad-taran din. Halo din? Okay, halo. Parang baboy din siya. Oo, parang baboy. Diba? Noon kasi yung ano namin sa baboy, itong... Ito rin, steam ito. Ng banana, tapos lagyan namin ng lubi. Yung kinayod na lubi. So ito din pala, hiwain ng maliliit, tapos lalagyan ng ganito, tapos yun, isa na rin yun sa organic food ng kanilang mga itik. So dito tayo sa ano, sa yung pagluluto ng mga balot. Tingnan mo. Bakit may nakalagay 7? Oh, 17 yan. 17 days. Ah, okay. So, 17 days pala pag na may 7. Oh, may 7. Noong December, tumutulong din ako sa pagluluto dito. Ito, bakit may pi? Pinoy yan. May pi. Pinoy yan. Oh, so pag may pi, balot Pinoy. Balot Pinoy siya. Tindahan. Punta tayo sa tindahan. Yung... Dito po yung tindahan nila ng mga balot. Dito po yung auntie ko. Ang mga balot na i-display. Kung noon 3,450 pero ngayon tig 20 na kasi napakamahal na po yung kanilang mga yung kanilang feeds. So kani siya tinang gagmay man sa may mukha na to. Driver na yan ang sumama. Tapos yung mga basag, tingnan mo. Ito po yung mga basag na mga balot kasi hindi maiwasan, mabasag talaga siya. Ito po yung mga ibibigay sa amin. Ako, ito, kakainin namin yung mga basag. Maya. Libre lang siya, no? Libre yan. Libre lang siya basa-basag. Kaya
kami nagpipray pag magbakasyon ako dito, nagpipray talaga ako na may mabasag para may ano, may libreng ano balot sa amin. So ito na yung tag 20, no? Ito din. So may bibili na ba, te? Wow! Yung mga customer doon. So marami silang customer dito, lalo na pag hapon. Meron din silang Facebook page. Saan yung Facebook? Egg All You Want. Facebook page nila, yung Egg All You Want. Dito na po tayo sa ano, pagkain ng balot. Yung kanina, yung sinaing na, ito na po yung finished product. So ito na po yung ating mga paboritong balot. Walang kamatayang balot. So, ito din, meron din silang suka. Suka, special na suka na kailangan din sa pagkain ng balot natin. So, try na ito. Ang init pa. So, magmukbang tayo ng balot. Tapos asa. Kasi ang init pa. Tote, ilang days ba tote? 18 na pala, kaya kuan. Kaya malaki na yung sisiw niya, tingnan mo. May sisiw. Meron yung suka. At kunting asin. Yun. Wow. Sobrang sarap. Kain tayo, guys. Tapos, ito na naman. Ito, pangalawa. Init. Init kasi galing pa to sa ano, sa bagong hain pa. Ito na po yung pangalawang balot na kakainin ko. Ayan natin ng konting asin. Tapos konting suka. Tapos higupin. Sarap. So hanggang ano, hanggang dalawa lang po ako kasi baka tataba ako nito. Hanggang dalawa lang. So punta na po kayo dito sa Egg All You Want, sa JJ Duck Farm. Dito po sa ano, Pansay Kwandere, Pansay Kwandere, kaming Purok 16, Marang, Maginda, Butuan City. Oh, Barangay Maginda. Dito po ako nag-aral ng elementary. Dito po ako lumaki. Ito na po yung ano, yung binili kong isang tray na balot 16 days at saka dalawang tray na balot Pinoy na binigay lang ng pinsan ko. So dadalhin ko ito sa Tandag. Tapos yung balot Pinoy i-ano ko sa mga kapatid ko doon. So uwi na tayo. Salamat po. Uwi na tayo sa Tandag.